Hello sa inyo mga kasari, good afternoon po sa inyong lahat. So for today's video, request ng ating kasari yung ating pagbibigyan ngayon. So sabi po ni Ma'am Elizabeth F. David, babasahin ko na agad mga kasari. Hello Ma'am, new subscriber here. Ask ko lang sana tigmagkano ang dinadagdag mo like sa chicheria, delata and so forth. So siguro ito guys yung dinadagdag, it means pinapatong. So, tayo ay mag-ano dito ng pagpepresyo. So, siguro hindi madala si Ma'am kasi sabi nga niya, new subscriber. Hindi niya pa siguro napapanood yung mga dati ko pang vlog or yung mga dati ko pang upload, ganyan. So, marami kasi akong pagpapricing, paano ako magpricing sa delata. Ayan, katulad nung nakaraang vlog ko, yung nagsari-sari store pricing ako sa lahat ng paninda ko, siguro hindi napanood ni Ma'am. So, isha-share pa rin natin guys dito sa vlog na ito. So, unang tanong niya, like sa chicheria, paano po ako magpatong sa chicheria? Unang-una po sa lahat, ang presyo po ng mga chicheria ko dito ay magkakatulad. Hindi po sila yung mahirap ng alalahanin at isipin. Tulad po sa mga chicheria ko na maliliit, hindi nga lang po halos kumpleto ngayon, pero yung mga clover ko, roller coaster, mangwan, onion rings, cornelay, oishi, or kahit ano pa man, tortillos, yan, lahat po yan, yung mga small size, ay tag na 9 pesos na po yan lahat. Pero hindi po sila magkakapresyo, meron nasa 6.85, merong 7.50, merong 7.25, merong 7.45. Pinarehas ko na mga kasari na tag na 9 pesos. So sabi naman ni Ma'am, sa delata naman. So sa pagpapricing ko naman po sa delata, halos plus 3 lang po ako dyan. Depende pa po yan sa puhunan. Meron po mga delata dito mga kasari na ang patong ko ay hindi po umaabot ng 3 piso. Pero para sa akin guys, okay lang dahil ito namang mga hindi umaabot ng 3 piso ay mga fast moving naman guys dito sa tindahan. Doon po tayo magpatong ng medyo malaki-laki sa medyo mataas ang puhunan. Medyo namamalat lang ako guys. Medyo mataas ang puhunan at hindi masyadong mabenta na items. Depende po talaga yan sa item and sa puhunan kung magkano natin pepresyohan. Ayan po mga kasari, meron lang pong nangutang sa atin. Parang ginawa pang drive-thru tapos nangutang lang. So, ayun, pinautang natin. Isang stick lang naman mga kasari, pero medyo matagal bayaran. Kinsenas katapusan bago magbayad. So, ayun, meron talaga mga tao na hindi natin matatanggihan kapag nangutang. Alam nyo na yun guys, kung sino yung mga taong yun. So, sa iba pang mga paninda guys, pero dito muna tayo sa delata. May mga delata dito guys na medyo mahal. Kasi alam nyo naman ang puhunan ay mahal talaga. Patuloy ang pagtaas ngayon ng mga delata. Kaya tayo patuloy din yung pag-a-adjust natin sa pricing or sa presyohan natin sa tindahan. Like sa Pure Foods Corn Beef. Ito guys, Pure Foods Corn Beef. Tinatawag ko siya na pangmayaman na corn beef. Kasi dati guys, 83 lang yung bentahan ko niyan. 10% lang talaga mga kasari ang patong ko dyan. Kahit medyo malaki yung puhunan niya. As in, ang laki talaga ng puhunan sa Pure Foods Corn Beef. Eh, may mga naghahanap kasi. So, bumibili ako ng padalwa-dalwa, tatlo. Wag lang tayong mawalan. Kasi, meron talagang mga customer ang naghahanap po ng ganyang corn beef. Kasi nga naman, masarap talaga siya. Igisa mo lang sa sibuyas. Eh, talagang mapapasarap na yung kain mo. So, ngayon, ano na siya? 87 pesos na guys, kasi bawat pamili ko, matagal mauubos yan, bawat pamili ko nagtataka ako, pag pinapatungan ko siya ng 10%, naging iba din yung bentahan ko. So, dun ko siya napapansin na nagtaas, kaya ayun ngayon, 87 pesos na siya. Depende po talaga sa puhunan. Ang puhunan yata niya ngayon, nasa ano na yun, nasa 80 na. So, 80 times 0.1 parang gano'n na nga mga kasari. Halos nasa 80 pesos na yung kanyang puhunan, kaya 10% po yung patong natin dyan. Depende po talaga sa item, sa puhunan, sa laki ng puhunan, yung pagpapatong po natin. Pero mostly, nasa plus 3 po ako mga kasari sa pagpapricing ko sa aking mga delata. Kunari ito, sa Magic Sarap.
May times kasi na nag-order ako kay Pure Gold ng Magic Sarap. Wala. Tulad nung last week, walang dineliver na Magic Sarap. So, ang ginawa ko, pinapunta ko si partner kay Dali. Medyo mahal kasi ang Magic Sarap. Pansinin nyo guys, check nyo sa Pure Gold at ano, mas mahal ang puhunan kay Dali. Dahil ang Magic Sarap kay Dali ay 4.25. 5 pesos lang po ang bentahan ko ng Magic Sarap. So, 75 centavos lang po ang tinutubo ko dito sa Magic Sarap na bili ko kay Dali. Pero kapag guys, kay Pure Gold ako bumibili ng Magic Sarap, wala pa pong 4 pesos yung puhunan niya. Kasi nasa 61 point something lang yung 16 pieces ng Magic Sarap kay Pure Gold. Kaya ayun guys, medyo ano, meron na rin mataas kay Dali na mas mababa kay Pure Gold. Nagtataasan na din kasi guys eh, ang puhunan ng mga paninda kay Dali, kung mapapansin nyo lang. Lalo sa mga Delata, mga Kasari, medyo mataas na rin. Sa mga Chichiria, ang taas na din. Dati kay Dali, meron pang mga 4 pesos may get, 5 pesos may get. Ngayon guys, nasa 7.25, 7 pesos, 6.50, mga ganyan na yung puhunan ng, ano, hindi na rin nakakalayo sa puhunan ni Pure Gold. Minsan nga mas mataas pa guys, sa Delata, ganyan. Tulad nitong San Marino corn tuna na ano, yung pula, 38.25 na ang bili ni partner kay Dali. Ito ay pinabili ko kahapon lamang sa kanya. Kaya guys, ano, always nyo i-check talaga yung resibo. And sa pagpa-pricing naman, sabi niya kasi and so forth. So, ibig sabihin, sa mga iba pang items, o, maging specific na lang tayo sa sigarilyo. Kasi, ano yan eh, hindi talaga mawawala na kahit isang customer walang bibili niyan sa tindahan natin. So, hindi mawawala yan. So, sigarilyo guys, SRP lang po. And Ma'am Elizabeth, so, SRP lang po yung pagtitinda natin ng sigarilyo. Pero hindi ko naman, hindi naman ako against sa mga sari-sari store owner na, alam niyo yun, kunwari, yung Mighty nila, 8 sa kanila, sa akin 7. Yung Camel nila, 7 sa akin 6. Hindi naman ako against. Kasi, malay nyo, hindi naman sila sa ahente bumibili, tapos namamasahe pa sila. So, isasama nila yung transportation sa presyo ng sigarilyo nila. Ganun kasi guys, ang pananaw ng sari-sari store owner. Minsan yung pagod pa natin sa pamimili, isinasama pa rin natin sa pagpa-pricing. Depende po talaga yan sa tindera kung paano nila pe-presyohan yung kanilang mga paninda. Pero ito guys, yung sinishare ko sa inyo ay guide lang lamang po ito sa inyo kung paano kayo magpa-pricing. And sinasagot ko lamang po naman yung katanungan ni Ma'am Elizabeth David. So, thank you so much po sa pagsusubscribe dito sa aking YouTube channel. So, sa mga kape naman po, iba-iba rin ako ng pinapamilihan ng kape eh. Minsan sa ahente ko ng mantika, na kapag paubos na yung, kunari, sa Creamy White, biglang naubos, eh hindi ko yan na-order kay Pure Gold. Ang delivery ni Pure Gold ay Sunday. Tapos, ang dating ng ahente ko ng mantika ay Tuesday. So, tamang-tama, dito ako mag-o-order. So, 128 po ang puhunan niyan sa ahente ko po ng mantika. So, 22 lang ang tutubuin ko. Pero puhunan yata nitong Creamy White Cave Pure Gold ay 124. So, magkaiba po sila ng presyo. Pero yung pagpapresyo ko dito sa tindahan ay same price lang na 15 pesos. Sa mga kalapit ko naman pong tindahan, 15 pesos pa rin ang bentahan ng mga kape. Yung iba nga parang 16 pa. Pero ayoko nang makigaya kasi iba naman yung pwesto ng tindahan ko sa pwesto ng tindahan nila. Kasi yung tindahan ko, hindi kasi ako talaga guys pwedeng magpresyo ng mahal. Kasi sinong pang darayo dito sa tindahan ko kung mahal yung pagpa-pricing ko, diba? Alam nyo naman na medyo paloob yung ating sari-sari store, ganun. So, ano pa bang paninda? Sa mga biskuit naman, ayan, meron po akong technique sa pagpa-presyo ng mga biskuit. For example po, sa isang balot ng, kunwari, fruities na strawberry, kung ang bili po natin dyan ay 50 plus, ang bentahan ko po naman yan ay 7 pesos kada isang biskuit. Pero kung ang puhunan nyo naman po ay nasa 70 plus, hindi nyo na po siya pwedeng ibenta ng 8 eh, kasi centavos na lang ang tutubuin nyo sa isang biskuit, diba? Sa isang balot ng biskuit, 10 laman yan. So, kung nasa 70 plus yung puhunan yan, 75, ganyan. So, ang bentahan na po nun is 9 pesos. Kung nasa 60 plus naman po yung puhunan niya, 62, 63, 64, dapat po ang bentahan nyo ng biskuit is 8 pesos.
Hindi po siya pwede sa 7 pesos kasi centavos na nga lang po yung inyong tutubuin. So, ganun po yung technique ko sa pagpepresyo ng mga biskuit. Sa mga richoko, ganyan, sa mga wafer na malalapad. So, dito kasi sa NSD Trading, napakamura lang ng puhunan niya. Nasa 10 lang yata, wala pa. Pero ang bentahan ko talaga ng richoko na chocolate, yung may ml na ano sa packaging, 15 pesos. Dahil kapag namimili naman ako niyan kay Pure Gold, 12.50 yung puhunan niya. So, 2.50 lang yung tubo natin doon. So, tamang-tama lang sa 15 pesos. Eh, dito sa NSD Trading, kung mag-order lang ako, siguro sa isang buwan ay 2 beses lang, ganyan, or 3 beses. Kaya, binibase ko yung pagpapricing ko sa puhunan ni Pure Gold, kung saan mas madalas akong mamili. Ganun po yung pagpapricing ko sa aking mga paninda, sa chicheria, sa delata, sa sigarilyo, sa mga biskuit, sa mga kape, ganyan. So, ano pa ba nakalimutan ko? Eto guys, nag-price increase nga pala ako, banggitin ko na rin dito sa vlog, sa mga sinigang mix natin. Sa Nor, hindi pa ako nagpa-price increase, pero tingin ko malapit-lapit na kapag nagtaas din yung kanyang puhunan. Pero sa mga sinigang mix, yung sa gabi, sa isda, yung mga maliliit guys na ganyan, 11 grams yata yun, yung pinakamaliit na nasinigang mix, meron lang dumaan. Ginawa ko na siyang 9 pesos, dati kasi 8 pesos, dati nga 7 pesos pa yan. Pero nag-price increase kasi siya guys, kaya ayun, and napansin ko din sa mga kalapit kong tindahan, medyo mahal yung bentahan nila. Yung 22 grams nga nila guys na sinigang mix, 16 lang sa akin noon, sa kanila 20. So nag-adjust ako mga kasari, ginawa ko ng 18 pesos dahil napansin ko na medyo tumaas din naman yung sinigang mix na 22 grams. Nasa 14.10 na yung puhunan niya, talagang nag-iba kasi doon sa inoorderan ko guys, parang add to cart lang ako doon sa Tindahan Club. So, kung sino man guys yung nag-order din sa inyo ng mga Unilever products sa Tindahan Club, comment down below. So, ayun, add to cart ng add to cart doon. Mapapansin nyo talaga na may difference sa presyo kada order nyo. Dati kasi yung puhunan ng sinigang mix nasa 13.65, ngayon nasa 14.10 na. Kaya ginawa ko ng 18 pesos yung mga sumunod din sa pinakamaliit na sinigang mix. Meron din kasi ako dito na 44 grams, 30 pesos. Nasa 3 pesos lang yata yung patong ko dun guys, dito. Sa malaki na sinigang mix. 3 pesos lang yung patong ko dyan. So, yun lang mga kasari. Ganun ako mag-pricing sa aking mga paninda. Halos 10%, 10 to 20%. Pero bihira sa mga ilang items yung 20%. Sa alak, ganun. Meron akong 20%, merong 15%, merong pang mas mababa sa 15% sa presyoan ko ng alak. So, ayun, may vlog naman ako nahiwalay sa pagpapricing ko naman ng alak. Kung gusto nyo guys mapanood, nandyan lang sa mga in-upload ko na vlog. Share ko na din sa inyo yung sa powder na sabon, sa syrup. So, ang pagpapricing ko naman guys sa powder, ang puhunan kasi kada isang sachet ng powder na syrup ay 6.25. Sa iba yan guys, 9 pesos na yung bentahan. Pero sa tindahan ko, 8 pesos lang guys yung aking bentahan. Okay na sa akin yung nasa piso mahigit na hindi naman umaabot ng 2 pesos yung tubo natin sa powder. Kasi yung ibang mga nanonood sa akin, masyado daw mura akong mag-pricing. Hindi nila alam na sa ahente ko kinukuha. Hindi naman ako namimili ng mga syrup powder sa Pure Gold kasi nga alam ko na medyo pricey yung powder na syrup sa Pure Gold. Eh meron naman akong na-orderan sa Tindahan Club. So doon naman kumpleto yung lahat ng kulay. Actually, nakapag-add to cart na nga ako nung isang ano kahit. Pero hindi ko pa siya kino-confirm guys. Hindi ko pa sinasubmit. Kasi hinihintay ko yung right day, right time ng pag-order. Kasi tuwing Friday dapat nag-o-order ng mga Unilever products. Meron siyang schedule. So, meron akong naka-add to cart. Actually, dinagdagan ko pa nga yung kulay para maraming choices si customer. Nagdagdag na ako ng color blue na syrup powder. So, wala kasi ako. Itatry ko lang. Tawas yung pinaka-ano niya. So, meron kasi akong violet, yellow, white, green, pink, tsaka red.
yun guys yung mga kulay ng Sir Powder na meron dito. So maganda na mag-try din tayo ng iba at malay nyo mas bumenta. So para bago sa mata ni customer. So yun lang po mga kasari, sana nag-enjoy po kayo and Ma'am Elizabeth, sana nagkaroon po kayo ng idea kung paano dapat pag-pricing sa mga delata, chicheria. So depende naman po sa inyo kung susundin nyo. Ayan po mga kasari, meron lang pong bumili ng kasalo. So ayun po, dito ko na rin po tatapusin ang aking vlog. Thank you so much for watching. I hope nag-enjoy kayo guys at nagkaroon kayo ng idea kung paano kayo magpapresyo sa inyong mga paninda sa inyong tindahan. Thank you so much for watching mga kasari. Happy selling po sa inyong lahat and God bless po. Bye guys!